Hey, hello po. So welcome back. Nagbabalik po tayo para sa ating game 2 ng ating best of 3 series for the Dream League Season 10. I am Ishii together with... Sean PH. Sean PH nga pala. Very sorry, my friend. Nagulat ako dun na. Kasi na-bothered ako sa music sa labas. So, complexity ngayon. Bakit ba? Same picks. Ito nga ako. Kasi, dung, di, kasi yung Dream League, kapag nandito ako, oh, na ano ako, doon ka, to naman eh. Natatabunan na nga ako ni Dream League. Iba ba naman ako ito yung camera? To naman, kataas-taas naman eh. Yun. At eto na, for Complexity Gaming, they pick out Ayo and Gyrocopter pa rin. At Winter Wyvern Tiny, so Invoker Lich, yung sagot ng Infamous. Wala pa silang tanker ulit ha. But then, Tiny ba ito na magiging offlane or leech? Oh, good question. Marami pa silang ano. Marami pa silang pwedeng i-arrange. Then, Complexity, Bloodseeker agad pinakita. For Invoker, one-on-one. Dito sa mid. Mm-hmm. It's a good Bloodseeker pick. It's a decent. I just don't like the hero. Mm-hmm. Yeah. Okay lang. Okay lang. One of your hated heroes ngayon na alam ko na, Bloodseeker nga. Okay na ba server or spiky pa rin? Spiky pa rin. Spiky as AF, okay? Mm-mm. Ayun. Tapos sobrang nagalag. Makapansin nyo mamaya sa teamfight natin humihim to. Actually, kalina pa yun. Mm-hmm. Kanina pa nag-start kami mag-cast nung sa Execution versus SG Dragons. Naglalag. Sobrang nag-disconnect yung server. High packet. Lost in and out. So, ayun. Ewan ko ba, kailan ba nila ayusin yan? Nga eh. Direct, pwede pa kasirado ng door. I can hear the voices outside. If it's okay. Yeah. Thank you, man. Thank you. At for Infamous, binanat nila yung Lina na mid lane. Pwede ito mid lane kasi na Bloodseeker. Why did they ban out Lina? Parang, sabi to Nuiji, Boss Sean, tao ba kayo? Bagay kasi kayo. Parang ang weird. Kasi, tao ba kayo? Bagay ba kayo? kasi tao, tas bagay. May ganun. Humugot din sila, no? May ganun. Ganun na pala yan ngayon. Shoutout from Dubai. Naka-duty daw si Hafiz. Uy, nako. Aksaru kaparu. So, malalaman natin dito guys kung Infamous ba dito magiging ano ba yung Lich or ano ba yung Tiny. Kung mapapansin mo, pareho lang yung drop ng Complexity. Oo nga. Kasi daban yung Lina, so they can't go Lina, and daban yung Chen, so they can't go Chen. So they just found an alternative hero that could still be annoying. Good team fight hero dito si Disruptor. Oh, uy, Weaver ngayon. Hindi pa rin natin alam kung ano itong Lich dito. I mean, I don't know. Why would they pick Weaver? Si Moose yung ano, di ba? Yung support? Oh, pero why Weaver? Winter Wyvern? What? Winter Wyvern? Bakit Weaver yung pinik? Okay, sorry. I'm busy. Hindi pa kasi ako makain eh. Ay, maganda dito yung Weaver. Hindi ko alam. Hindi ko din matansyo eh. Think about it. There's a Bloodseeker. Rapture. Pag na-rapture kayo, time-lapse. There's an axe. There's Disruptor. Siguro gusto nila pabayaan sa lane. They want the rotation from the three heroes, Lich, Tiny, at saka Winter Wyvern. Kasi think about it. Kapag ni-rapture mo, Disruptor Ultimate, he's dead. Rapture, yeah, oh. Das, one of the Axe Call, he's dead. Oh my. I guess Winter, I don't know. Hindi ko alam, Infamous. I don't know the reasoning behind this Weaver, but I guess they have huge faith on Timado. They felt like that Timado could still perform well after everything with this hero. Pero tingnan natin. Siguro, ano din. Siguro, isa din factor. Tingin ko, Isha, si Timado gusto niya rektahin agad si Iisama. Yung Ayo, which is squishy din. Dito yung Disruptor. Yeah. Medyo vulnerable lang siya sa mga ultimate. Itong Bloodseeker. Ano. Kasi isipin mo, Weaver, yes, it's good that you're focusing on support. But then again, okay lang eh. Okay lang na support basta kung mapatay nila si Weaver, and that is your position one core. They don't mind investing their skill to protect their Ayo. Lalo na kung si Weaver ang papatay niyan, di ba? Pero hopefully, Papita will perform better sa kanyang Invoker compared dun sa game one. Though na okay naman yung rotations niya, but I felt like na he could have done more as an Invoker.
could have helped a little bit better kay Timado doon sa mga engagements. And about their hero composition, wala pa rin silang ano ah, wala pa rin silang tangke, but they had the setter na itong Tiny. At Complexity still has the like the common heroes from the first game. So second game na ho tayo mga boss ah. At tingnan natin kung makaka-sweep ba yung Complexity sa second game. So this will be Ba't ganun ang weird? So pause muna. At Complexity, Eternal Envy, Io, Limp, Bloodseeker, Snaking Axe, Zephyr Disruptor, and Scamberloo Gyro Copter. So side naman ng Infamous. So Infamous? Oh, kasi inuna mo pala Complexity. Naano tayo. Alright. So Infamous, you have Elaine playing the Tiny, you have Scottville on the Winter Wyvern, Moose on Lich, Papita on the Invoker, and Timado will be playing the Weeva. Weeva. Akala ko sulat na Weeva na Aghanim's type. Yeah, I think that could have been better. It was the Vici who kasi was done it it's actually yesterday. Great. It's actually great. Merong Rapture, and then you have the Shadow Demon. I mean, Shadow Disruptor. And then Axe Call, diba? So, if you were a support trying to protect your core, it's okay. Kasi, kumbaga, hindi ko yung nagpapakit sa mapa. Makikita pa rin sa mapa, pero hindi ko yung initial target, right? Kasi they want to burst down yung core. Pero since you are the core, you are the target dito, di ba? True. Pero he can still go for the Aghanim's. Pero pag nag-go yung Aghanim's, ito yung Weaver, pag nakaka-farm siya, hindi din worth it. Kasi kailangan nila ng damage dealer. Exactly. I don't know. I mean, maybe if they picked a more greedier support, it would have been worked. It could have worked out na na Weaver yung last pick nila sa support. Nagka-attack po agad dito sa bottom lane. Yan, lilipad yung dragon. Kita pa rin ang Thunderstrike. Snaking, yung nauna ng Axe, hindi Battle Hunger. Still picking out kung ano yung magandang skill dito sa baba. Nagkalambingan agad sila Sunstrike. Hindi magkoconnect. At makikita agad nila ng Infamous. So no lane adjustment. Still the same. Scamberloo and I, Eternal Envy dito sa top. Uy, ayan na. Si Timado. Pinapakita niya yung ay offlane nga pala to na Weaver. So they pick out offlane Weaver para tapatan tong dalawang combo na to. Kasi kanina yung first game masyado silang bugbog eh. I mean, it would have been tough lane for Weaver if he went go if he goes against Axe. Binablock po. Makakuha nga dito. Timado with them plays. Infamous for the triple boundary rune sa opening. Ayun. So, yun nga. Weaver, they place it here because they don't want him to go against Axe. Kasi kahit mag-Sukuchi siya, matic response nun pag kinaman ang Sukuchi ko agad. So, that would be a pretty great catch kahit dito for Timado. Pero yun nga eh. I don't know. We'll see how it goes. Yan nga. Yan yung ginagawa ngayon. No? Pero hindi pa yun enough eh. Kasi yung Sukuchi is very mana, mana draining kung skill nito. And knowing yung Weaver na agility, konti lang yung mana niya. Kinuha ka ni Scamberloo dito yung flying hotdog. And Lich on the other hand. Ako, eto na yung maganda. I think they're trying to shut down top lane talaga. With Lich na mag-sacrifice at sacrifice lang. I mean, wala pa namang skill si Lich eh. That's why they're taking advantage of this level 1 phase ng game natin. Okay. So mid lane matchup, Invoker and a Bloodseeker. Then si Zephyr dito. Medyo nasa alanganin. Aabansin na naman yung Axe ah. Knowing na yung Winter Wyvern na makakakrush siya. Pero pag nakapatong tong Tiny ng level 3, I think pwede na ho silang pumalag. Uy! Yung Tritos, Zephyr. Kulang na lang yung kanyang HP. Duguan yung mga ano ah. Duguan yung mga support dito. Is it me? Oh, it feels like this is our game 1. Oh nga. Oh, ganun din ginawa niya. Exactly. Diba? Parang deja vu lang. Nagpalit lang ng hero eh. Could be 4-minute Vanguard naman ulit. The pattern is still there. At least merong Winter Wyvern na. Ganun pa rin ginagawa ng Winter Wyvern. Thunderstrike with the Battle Hunger. Mamamatay ba tong dragon sa gutom? At he's dropping down. Look, what the hell? Battle Hunger yan. 50 HP. Lumalaban. Meron pa siyang Fairfire. Yes, he should be okay. But the thirst, man, kung Bloodseeker. Uy, naku! Oy! Ay! Then, suicide siya. Nag-suicide. Buti na lang hindi siya tinida kanina eh. Nagulat ako dun ah.
Calculated yun, no? Oo. Okay. Kasi yung axe lang talagang tinitira. And hello sa'yo, Ping Guerrero. Si, ano, si Madam Dottie, oh. Shoutout sa'yo. Hello, sino yung si Dottie? Pamilya yung name. Boom! Limp data sa mid lane. Yung invoker nalulugi. 2 CS4 Papita. Would you believe that for... Or for invoker with this, yeah, first spirit niya. Cold snap. Tignan mo nga kung anong rank niya, no? Mamaya. Yeah. Rank ni Limp. Alam ko, top 1 yun, yung top 1 nito. Tignan natin, top 9. Oh, 9. I guess he's been using. Malakas din pala, no? Oo, oh, malakas yan. Yung dalawa, alam ko yung dalawa ni RTD nagpapaligtan sa rank 1. Eh. Ah. Pero, I guess, nasa stock home siya ngayon. So, wala siya sa home server. May nabasa din ako for Artesia. So, mamaya na tayo masyado. Ha? Ay! Op! Op! Ito naman NV, pinasok na. Meron pang ano dito yung Lich. May pang nuke pa siya, pero lalaban sila anyway. Yung info mo siya, hindi pa sila gano'ng makakapalag ngayon until they get their levels. Hindi siya kumuha ng Frost Blast. Yeah. Kasi, I don't think they could secure. Kasi ang daming sustain eh. Ang daming sustain dito ng ano. Hindi naman, dami. But they do have to sustain with the Ayo. Oy! Nandito pa din si Snaking and checking out Axe. Uy! Pinasok na nga yung Invoker. Yeah, he has... Kita mo naman. Tignan mo ko ng level ni Bloodseeker. Level ni Bloodseeker. Level 5. And then Papita level 3. Yeah, this is what happens when you have 15 denies. Ito si Scofield. Lalaban pa Battle Hunger. Fairy Fire ba yan? Fairy Fire ba yan? Ayun, nagamit na nga yung Fairy Fire para makapag-survive. Si Eternal NBN. Gumana yung strat natin kanina. Might as well use it again, right? Namatay pa rin siya sa gutom. Namatay pa rin sa gutom. Parang ano lang yun. Parang paparinig ka. Hindi ah. Di ba? Ano mo kasi kanina, hindi ka pa kumakain. So, akala ko parang nagpaparinig ka na. Hindi, ano. Kumain na ako. Actually, meron akong hangover konti. Doon ako nag wonton noodles. Tara. Jesus Christ. Sana all. With milk tea. Eh, wala kayo eh. Dito kayo nagkakaskay eh. Wala akong naimbita. Inimbita ko si Paul eh, pero ngayon hanggang ngayon bulagta pa rin si Paul. Wasak na wasak. Pero wawasakin ata to si Moose. Buti na lang meron siyang stick. And then hinahabol ng Weaver. Yun si Ayo. EE, mamamatay sa backlines. But the mid lane, level 6 to level 3. Doble. Grabe yung Bloodseeker. Scamberloo, sustain, babalik ko dito yung Ayo. Yeah, but look at Weaver's farm. He's 10 and 1. Sunstrike, don't miss. 10 and 1 for Weaver. Ayan pa si Limp with the movement speed. Enough damage for Scofield. Makikita na sa Thirst. Ayan na nga si Limp. Grabe yung ginagawa dito ng Bloodseeker. 3-3. Ay, ay, ay. Thank you, Angelo T, for the saging-saging. Ayan, no? Bumigay si Angelo T. Oh. Timado. Hindi pa rin enough yung Lich eh, yung ice armor niya. Mas maganda pa nga yung performance ni Timado kanina doon sa game 1. Yung Morphling, eh. Kung ma-expected mo, Morphling matalo, nanalo pa. Itong Weaver naman, wala eh. Parang hinukayan mo si Weaver. Hinukaya mo ng hero si, ano, si Timado sa hero niya. Parang, just call it Weaver sa lineup na to. Sobrang hirap. Sa mga nagtatanong dyan for kung stable na ba yung ping, nakikita nyo naman yun. This is how stable. Yeah, ano nga yung tawag? Consistent yung ano, UPL dito sa lag nila. Consistent sila. Ay, nung di mo may makakaila sa PL dito eh. Wow! Grabe si Limp, level 7, level 4. 3 levels apart. And yung Axe, ha, since level 6 minute, wala pa siyang Vanguard. Busy pa rin siya sa advancement niya. Kahit wala nang Disruptor dito sa baba, si Snaking, ganun pa rin. Lag. Lag. I'm still home. How do you? My lord. Ah, hindi. Okay lang to. Baka hindi na mag-reconnect eh. Hindi na mag-reconnect eh. Pag ano namin eh. Kaya ba yan? Kaya ba yan? Pinasok na nga dito yung Weaver. But then, Jackie Mau. Ay, Scamberloo. Konti na lang. Teleport! Teleport! Yun na nga. Figure out. Malalaman natin. Sa susunod. Episode. BLDC, back to you! Huh? Reconnect ko na? Dahil ito na, bumalik na. Ayun o. Okay na. Yun na. Gumalaw na. Narinig ka eh. Mm-mm. Sabi, I told hindi okay na. Glimpse back? Glimpse back, Z-Freak. 4-4 pa rin. Namatay ba yung aeropopter sa top? Eh, OMG oh, Insanity! What's up sa'yo? Oyoyoy, what's up sa'yo, G? Oh, what up, what up? Yes, this is actually the server.
That's why these things are happening. Things out of our control. Kumbaga, BLDC. Classic BLDC. Eternal Envy. Narekta na nga dito yung ayaw mamamatay. At Mina Micro Out. Scamber Blues, still has the Rocket Barrage available. Splinter Blast mag-co-connect pa. Ayun, ganda. Ng Micro dito. Scattered out. And falling lulang yung Invoker dito sa mid. It is limp. Having the greatest time of his life dito. Habang yung top lane, focus na sila dito sa pag-shutdown sa duo ng Complexity. Pero bottom lane, habang sinashutdown nila, tingnan nyo naman si Snaking. Yung Axe. Axe ngayon. Yan na yung Vanguard Classic build pa rin. Deja vu. Oo, oh, parang kanina nga lang, sabi sa'yo. Deja vu lang. Talagang inulit lang natin yung game 1 kanina. Nagpalit lang ng hero. May Trax, magandang gabi sa inyo. Pero mas dominating si, si Bloodseeker ngayon. Si Limp ngayon compared sa game 1 kayo yung nasa lina niya. Kasi I guess, mas napaghandaan nila yung ano. Iba mas inulit lang din nila yung hero nila. Yung Papita na, si Papita na naman yung Invoker. Tumitriple nga yung net worth ni Limp eh. Tumitriple halos ah. Kasi this is, by the way, 1,700 versus 4,000 plus. This is a minor event. Pero ito? Oh, Sunstrike! Mag-co-connect, bet cold snap. Aalis lang. I am the Flash. Yan, Limp. Gagamitin na yung Rapture. Hindi pa siya makaka-timelapse. Pag nag-timelapse yan, mamamatay yan. At ayun na nga. So near, yet so far. Tinitingin na lang yung Bloodseeker na lalala. Then, makakasustain lang sa Shrine. And, yung top lane, checking out Scamberloo. Scamberloo ngayon, nasa middle. Kanina ganyan din eh, pero it's IO Gyrocopter, they farm faster. Saka kasi ano si Limp eh, nagkaroon din siya ng magandang laning phase. So he could farm yung heroes naman at the same time, he has the Disruptor to, tawag dito to back him up doon sa gank niya. Si Axe din, tinan mo, hayahay lang din sa baba. Hayahay na hayahay, eto na naman. Iisama, Sunstrike, magkoconnect mo dyan. Scamberloo nasa alangan din. And may teleport, that is the Blood Rite. Limp going in, Scofield is in trouble, and then mamamatay in return yung Weaver, mabibigyan din. Triple kill, incoming. Tidipan ni Scamberloo. Well played, well done. Ano ba naman yan? Buwata-buwata ko ng team ko. Ano live ba to, boss yan? Yes, we are live, guys. And yes, as I've said, yan, tingnan nyo sa upper left, okay? Sa upper left ng screen, may nakalagay dyan. Yan, live. Tapos with the, exclamation. Live tayo. Yes, sir. Bloodseeker, anong first item niya? Sis, napakayaman niya dito, ah. Oh, backlade mail. Ah, eh, Sanjay. Sanjay. Mag-guess NY siguro. Could go for the, ano ngayon? Halberd para pang-cancel ng Lincoln Spear. Pero wala pang Lincoln Spear eh. Saan niya siya? Advance mo naman mag-isip. Grabe ka naman. Sa sobrang advance natin mag-isip eh. Wala pa yung item eh. Pang-counter na agad. Nanginis mo to? Nanginis mo to? May Joma? Pwede yun eh. Casual Sanjay. Gagamitin niya casual Sanjay muna. And then he could go for the... Makunat yun siya dun eh. Casual Sanjay. Then, pero hindi maganda din siya. Yung SNY dun. Pwede din siyang Sanji muna, tapos Regents diretso. Yeah, you don't know. Hindi pa nakaping yan. Ang inis ka ba, Limp? At inaano na ako dito ni Ishii. Pinapagalitan na ako dito. Nakapagano na nga. Maganda yung Weaver dito. That is Weaver on the top lane. At hindi gusto i-contest. That's why Limp mag-rotate. Oop! Ayan na nga yung Disruptor. Full on anti-40 Maddow. Maddow mamamatay. Monster kill na. At na-rocket barrage pero nakakaligtas pa rin yung leech. Who's going to save them into the late game? Tiny. So what? Tiny. Tiny dito na free farm. Yes. Uy, Blink Dagger. Yan. Yes. Kinakailangan niya talaga dito ng ano eh. Kailangan gumalang Tiny dito. He's the hero that... He's the only hero sa side ng Infamous that has farm. So he needs to rotate with leech. With... Malakas naman yung hero nila eh. Leech could bring out a lot of damage, which just yung ultimate niya, same with Winter Wyvern, they have Winter's Curse, they still have good counters sa heroes ng Complexity, they just gotta work together. I just need to make something happen kasi Complexity, they've been sitting pretty doon sa top network natin, farming the time of their lives. Farming. Hindi nga. Heroes
dito. Yan pa, grabe si Snake kanina. Kumuha siya ng triple ancient stock. Dire din yung complexity kanina, di ba? Yep, dire din I think sila. they want this gyro IO combination, especially when you're dire. Kasi you could farm itong bottom jungle na to. Nang sabay. Ayan ang engage with Snaking with the Pink Dagger and then there he's been relocate. Oh, easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Shoutout naman Boshan at Ishii. Ni Trax, silo po sa inyo. Paano ma-zoom in? I don't know. Pag full screen. Oh, ito meron tayong rapture monthly period para kay Elaine. Saktong-sakto, babae din. Ay, sorry Ishii. At ayan na yung glimpse back. Engagement from Snaking with the Ayo sa kanyang sustain. Mamatay yung Tiny. May Sunstrike ako naririnig. Magbabounce-bounce, baby. Ito si Snaking, napakakunat. And Atimado, papasok pa rin. Gusto nga bigyan yung Axe. Maganda yung Winter's Curse. Mabibigyan niya si Snaking. The clash continues. Lip, konti na lang ang buhay ng Bloodseeker. And mayroon pang cooldown for Scamper Blue. Blood right. And aalis pa dito yung Bloodseeker ngayon with the movement speed. Sayang naman yun. Marerecto na sana yung Bloodseeker eh. And Timado ha. We were... Ay, Sunstrike! Skeptic. Sunstrike, sabog yan. Anong lag eh? Ando, namatay. Nasukuchi na rin siguro. Oh, Nasukuchi. So we were skeptic about the Weaver. But then Weaver ngayon, maganda yung pinapakita sa Clash ha. Hindi nila nalalockdown yung Weaver. And finally, they finally listened to me, Nax. Coach. Ano, magaling talaga yun. Eh. Pero yun nga. I told you, malakas naman sila. They just need to work on. They just need to work together as a team with their skills. Kasi hindi naman nila kailangan ng ganong kalaking item with Lich and Winter Wyvern. Eh. Kailangan nila ng magandang initiation, perfect timing, and yun, yeah, the timing was on the top lane. Lich, yung ultimate niya bounce on the two or three good heroes to sa engagement na yun. So nahirapan yung complexity. At the same time, Timado did not die. So ayun, kaya nakapalag sila. Ayan na nga. At SNY. SNY for Bloodseeker. Sabi sa iyo eh. Oo nga. Oo nga. Alberto. Para sa Lincoln Spear. Nanginis ba ito kay Joma? Sa Lincoln Spear. Wala pa yung item. May pang-counter na agad. I know how to trigger Ish. Ang mahal-mahal ng item. Pangka-cancel mo lang na Lincoln. Di mag-4-star fuels ka na lang. Nanginis ba ito kay Joma? Buti. Hindi ganun ka-advance na yung pag-iisip ko sa WestG nung podcast natin. And shoutout nga pala sa YouTube viewers. Ayan. At habang merong lag, community shoutout nga pala. Ayan o, Mac Bataw. What's with the face? Oy, nabuhay na ulit si Sir Mike. Hahaha, lapit na pala kasi araw ng mga patay. Gagi yung profiling niya, gagi. Pang-araw ng mga patay. Sumakit yung puso ko doon. Winter's Curse, teleport out. Makakalit dito si Scofield. Nice one. O nga pala, kahapon nagkasi Sir Mike ng Grand Finals ng ng ESLK na yung Secret versus VC Gaming. And ayun nga, makikita nyo guys, abangan nyo lang yung ano, yung place, cast, and whatever ni Sir Mike. Abangan nyo lang yan guys. Marami kami yung pakulong hinanda para sa inyo. Kayo pa ba? Kayo pa ba ilaletdown namin? Okay, maraming salamat Enitsuga. And then eto sir, kay M. Jacob. Shoutout naman Ate Ish. And Sean, papasok pa lang sa office pero manonood muna dito. I hope hindi ka malilita. I hope nandiyan ka lang malapit lang yung office nyo. Bakit naman ito si Kuya pa na yung babae yung hinahanap? Bakit si Lodi Sean hindi ka masaya na nandito pa rin si Sean? Sino ba? Ayun ang sabi. Ito si Meat Cracks. Ayan. Buti daw si Ishii na si Baby Shark daw nawala na sabi ko. Bakit si Sean hindi ka masaya okay din? Lang, okay lang mawala ako eh. Pero parang mukhang mawawala na naman yung Winter Wyvern dito. Merong Blood Rite. Ayun nga. Godlike na nga si Lim. Naku. Anong nangyayari pag si Sir Mike at Alo ang magkakas? Orb effect ko yun. Uy, ayan. Yung sustain. Scamberloo buhay pa. Meron tayong Rapture. But there goes the Tiny. Nakulong na nga. Mabibigyan din yung Tiny. Naku, nalulugi na yung Infamous ngayon. Hindi nakakabawi yung sila Scamber. I don't know. Timado needs more item, I think, for them to win the engagement. They also need BKB, especially for Disruptor. And then kahit na mag-BKB ka, kailangan mo pa rin ng Lincoln Spear para doon naman sa ano eh. Para sa rapture nitong si Bloodseeker, they need a lot of items. But tas lalo na hindi pa sila ganun pinarad sa laning phase. They're also struggling sa team fight unless ma Winter's Curse. Tignan natin. Winter's Curse available ho yan. Pero malayo yung invoker ah. At may pumasok na Axe. Pumasok na sa skwelahan. Ayan na nga, namatay pa yung invoker. Invoker! Ay. I think invoker would have been the
follow-up damage kung with the Winter's Curse, di ba? Magandang setup din yung for Sunstrike. Pero wala nang Invoker. How are you even going to set up a kill doon kay Eternal Envy, di ba? Wala complexity, na. Aggressive, Winter's Curse na igamit. At si Eternal Envy, Splinter Blast, hindi magko-connect. Sayang, makakasustain siya. Ano sabi mo? Nangalin. Kapagkatapos, syempre, tatay na yun ng pagkatapos ng duration. Axe of Frontlines, Moose. Yung nasukit nga dito, yung Lich. So, complexity taking out the advantage since down pa dito yung isang core hero nila. Makaka-push out na nga sila dito sa top. Easy tower, but then on the mid lane then nakuha na nga pala yung mid tower. Hindi ko lang napansin. Si Tiny, Blink Dagger, and Shadow Blade is the item choice. Invoker would farm out the Aghanim Scepter. 500 gold away na lang. Ito na, sa taas naman. Uy, napatay niya kita mo si Eternal Envy. What? Was that a solo kill? Yeah, Winter's Curse. Ewan ko lang baka may Sunstrike din ni, ano, ni Invoker doon. Siguro na. Ano natin. Pero si Tiny working sa kanyang Shadow Blade, so they would have better pick. Pwede parating na yata yung amulet niya kasi hindi, andun doon pa rin. Hindi pa pala niya nakukuha. Jam at Tienzo, Boshan, ikakas mo ko yung kasal ko. Nako, depende. Ay! Magpapakain ka ba? Paano kinakas ang kasal? Eto na po mga kaibigan. Ano ba? Paano ba ikas yun? At maghahali ka na dapat, sila. Dapat ano yun, malumanay. Kasi nga romantic eh. Hindi mo naman pwedeng i-hype masyado yun. Dapat ano, romantic. Paano ako mag-cast ng hindi romantic? Hindi ako sanay sa romantic eh, kasi hindi ako romantic. Ay, wala ko. Tayo-tayo dyan. Manhit tayo eh. Pokmaro tayo kagaya ni Jomay. Si Jomay yung Pokmaro eh. ikaw, do you have an idea how to cast, romantic cast? Sa wedding. Bumali ko. See? Ikaw tinanong ko, pinasa mo sa akin. It's hard. Nanginis ka ba, uy? Yan na nga. Shout out kay Katags. Uy, bye. Kamusta ka dira? In top lane, 4,000 net worth. 12 to 17 yung score. Below, akala ko ano na to eh. Akala ko nasa. Paano mo sabihin yung ano? Nanginis ba kayo sa Bisaya? Gapalagot mo, bye? Gapalagot mo. Gapalagot mo, bay? Bay is mga pre. Pre. Gapalagot mo, pero mukhang malalagot na nga dito si Limp. At narekta agad. At tinos na. Disruptor, mabibig. Yan. They are going for engagement. Limp, maganda yung opening dito. Ah. And Bloodseeker will fall. Snaking, medyo late. Scamberloo. Uy, yung Chain Frost, hindi lang magbabounce. At meron pang Clock Cannon. Weaver, Timelapse. This is the clash for Infamous. Mamamatay dyan. Yung Winter Wyvern, babalik dito sa Eternal Envy. Pinaulunan ng Rocket Barrage yung Lich. 2-4-3. 2-4-4. Eventually. 3-4-4. Lane. Mamali lang to. Mamali pa yung toss. Pero maganda yung ano nila napakita. Show fight recap nga tayo sa Blood. Nakuha nila yung streak ng Bloodseeker natin. Yan na nga. 1,800 and 4,800 experience compared dito sa complexity. Kaya nakangandahan din nun, nabuhay din si Timiado sa engagement. Si Papita talaga nabubuhay si Papita, no? Kanina pa yan eh. Every time silang dalawa ni Tima. Eto yan eh. Di ba pa naglalaro kayo? 3-man saka 2-man Q. Si Invoker saka si Weaver, magkasama yan. Kumbaga sila yung dalawang course na lagi ko. Yung 2-man Q na lagi kumukuha ng dalawang course. Tapos yung isa na tatlong best friend lagi sa mga 3-man, 2-man Q nyo sa pub games nyo. Eto yan eh. Lagi silang tatlo namamatay. Naglalag mo na. Hey, kakainis mo tong lag na to. Ano ulit yan? Kabalangot ba? Kulangot yan eh. Sinabi mo eh. Gapalagot. Ano na? Gapalagot. Gapalagot mo ba? Ayan, sabi ko sa PLD. Gapalangot, PLDT. Parang kulangot. Masahin mo yan. Uy, may Winter's Curse na naman. Hindi tayo naglalag. Naglalag pa rin eh. May Sunstrike to follow up. Ayun nga, sabog. Dyan si Eternal Envy. Scamberloo. Merong Clock Cannon with a cooldown. Then, naglalag. Hirap naman ito. Ikas ng ganito. Scofield caught up in the three lines. Linipad. At makakalis ba? Hindi. Snaking with a follow-up. Support, very support. Walangot daw. Huwag ganun ati, Aishi. Mahirap daw yung Bisaya. Oh, mahirap talaga. Ano naman, if any language that is foreign para sa'yo, mahirap yun. And for me, I don't know how to speak Tagalog, guys. My real language is English. Kapal ng kulangot na sabi ni Jam at Tienzo. At
Nakita pa si Snake King. Why is Complexity falling down? May momentum sa side ng Infamous, ha? Ay, Weaver doing his job. Parang nahihirapan sila sa Weaver, or I don't know. Hindi, unti-unti na kasi nagkaka-item dito si ano, eh. Si Weaver and also, oy, wait na. At Limp, hindi tinamanong ng Tornado. Maganda yun, sana kung tumama yun, eh. Pwede pang makapag-follow up, sana yung Tiny. Nakakalis dito yung Bloodseeker. And he is aiming for the BKB, 200 gold away. And this is the right item for Limp. Kasi hindi sila nakakapalag. Winter's Curse, follow-up. Weaver, ta-teleport. Scamberloo, nasa backlines. May sustain yan. At lalapan. Papaulo na lang nga. Ayan na nga, namatay yung Weaver. Weavern. Oy! Bloodseeker, paparating na. Nado, paparating din yung Bloodseeker. They don't have the detection. Makakalis pero backlines, mabibigyan yung Disruptor. Kailangan nila ng glimpse. Ano? Nahabol na nga. Oy! At may teleport pa for Lich. Lich doesn't have the Chain Frost. And kill is a kill. At namatay lang yung Disruptor dun sa kabilang camp. Yeah, that's a great pickup sa side ng Complexity. And it was a good backup for Limp. At the same time, working on his BKB. So mas makapagbigay na siya ng damage. And ito, top net worth pa rin silang dalawa. I think sa top lane, engagement kayo natin. They were caught by surprise. So sa bottom lane. Caring off surprise, Axe. With a Tornado, Sunstrike, buhay pa ba? Yung Axe, buhay pa. May pinabalik. Pinabalik na lahat, pero yung feelings ko hindi magbabalik ko dyan. Meron pang Relocate sa backlines. Mamamatay pa rin doon yung dalawang heroes dito. Hahabulin pa nila yung Lich. Ayan. Ay! Relocate. What? May Disruptor eh. May Disruptor na pwede pang patayin yung Lich eh. But they don't know kung meron bang Lich. Medyo too late ah. Oo. Reconnect daw tayo. Testing mo. Kasi medyo okay. Hindi okay naman na. Hindi na naglalago. Oo nga eh. Ayos naman na yata eh. Hindi, main two pa rin ba? Reconnect ka? Ay, wag na. Wag na. Okay na ba yan? Kasi parang naka-0-0 naman yung packet loss in and out eh. Talagang, oy, meron tayong call. Oo, tayan na nga po mga sir. Ako, nakuha pa nila. See, this is why. Weaver is just not a hero against Axe, Bloodseeker, and itong kay Disruptor. I just don't know. Ayun na nga, oh, meron pang regeneration. Babalik pa yung buhay ng Bloodseeker and i-aim sila ng Aegis advantage in this mid-game. Kasi parang ang laki naman siya. Parang pinapahirapan nila masyado si Timado. Like, I mean, understood na magaling si Timado as a player. But then again, kumbaga tatlong mahirap na hero to eh against kay Weaver. At meron silang Aegis advantage. But then this is Elaine going in for the kill. Yan na nga yung 1-2-3 combo. Patay na nga agad yung Disruptor. Uy! Axe! Nakita dyan. Chasing out. Meron pa siyang Shadow Blade in 5 seconds. High detection. Nice toss. But the chase down and the rupture would secure the kill. Ayan na nga. Kitang-kita pa sa CCTV. Sentry ward din eh. Mm-mm. Ano pa yung mga 1-2-3 combination? Hindi sa Dota. Boxing. Hindi. Hindi sports. Pero wait na. Uy, Winter's Curse nagamit pa. Scamberloo, mamamatay ba? Patay! Ay, may sustain! Papalik yung buhay! Gusto ng Lich maka-nuke damage kay Eternal Envy. But Timado on the follow-up damage, Lich would fall. But then, napatay din yung sa backline. Naiwanan na ng Weaver, yung dalawang support. Ano yung 1-2-3 combo? Pagkain. Hindi. Ano? You know something? Ano yun? Tumatawag. Sumasayo-sayo nga Scamberloo dito. Ayan ang BKB na magpapop. At wala pa dito si Zeefreak. That is the glimpse back. Godlike na. At nadamay pa nga dito yung Invoker. Sayang yung momentum dito ng Infamous eh. Tinip pa nila. So yan. Ah, kay Joma. Matawag naman yung mga chicks niya eh. Walk maro yun eh. Sila baby girl niya. Tumatawag sila baby girl. Baby girl. Shoutout from Tagig watching. Eating yema cake. Kapalagot ka ba eh? It's pen. Kailangan ko nga pala mag... Saan masarap bumili ng yema? Kailangan ko nga pala mag-uwi ng yema. May nag-request sa akin. Ah, talaga? Uy, Schofield! Namatay? Yan na nga yung flying hotdog. Nag-glimpse back pa para ma-secure. Matay na dito. Finish na. They still have the Aegis advantage. Winter Wyvern, teleport sa harapan, but kakancel lang. Backlines, Tiny, aggressive. Dito din yung Axe. Magkakalapit lang sila. At yung Relocate mag-expire. Oy, engagement na. At mayan na nga. Sabog dito yung dalawang heroes taking out the Gyrocopter. Ang ganda na pasok ng Tiny. Hindi pa magtatapos dyan. Chain Frost,
Limp popping out the BKB, snaking na iwan na. Kulang pa sila ng another follow-up for Elaine. Meron silang ano eh, meron silang tiny na pwedeng mag-dagger in na naman. Pero that is a good clash anyway for Infamous kasi namatay yung gyrocopter. And also, they defended yung kanilang high grounds though. Infamous, they might be looking for it. Ay, nirec-farm lang pala si Ultimado. Akala ko, balak pa niyang maghabol eh. Mm-hmm. Ikaw ba, mahilig ka maghabol? Ako? Depende. Kung worth it eh. Matay tayo dyan. Minsan, ano eh. Alam mo naman, mahirap din panahon mo. Ito, sabi dito. Entry ko, Ate Ish, 1, 2, 3, baba, sabay takbo ko sa lang. Jeep. Ah, yung pala, 1, 2, 3. I see. Si Shandow hinahabol. Nope, wala pang naghabol sa akin. Hindi naman tayo gwapo eh. At eto naman, hinahabol na nga yung Weaver. Naku, na blood right pa. Pero timelapse magagamit, still has the silence and rapture. And walang kawala nga dito si Timado. Sadly for Timado, nahihirapan talaga siya. Gaya ng sinabi ni Ishii, rapture pa yung Tiny. Don't move a muscle, but I will move anyway kasi mamamatay ho ako dito. Hahambalusin si Eternal Envy. Doon nirekta din. Tinamaan ng Defeating Blast. At kanya-kanya sila ng habula. Speak up at habulan, naghahabulan sila dito. Gusto mo rin pa may humahabol sa'yo? Siyempre naman, sino ba nang hindi? Huwag tayo magpa-hypocrite, okay? Pag may humabal sa'yo, pero may chain force pa, eto yung Womo combo, papasok pa si Limp. Meron pa si Eternal Envy, nadami na nga si Eternal Envy. At yung Bloodthirst lang, sobrang lakas. Nakita na nga nila lahat. Meron pang Rocket Barrage, babalik dito si Skemberloo. Invoker lang matitira. Papahabol sa Pitbull. Yan lang yung pinakaayo ko. Abulin ka ng aso, pero hindi ako takot ng aso eh. Wow, sige nga. Ano sa mga hybrid lang na aso. Mga hybrid lang. Pero yung mga aso na kaya. Ano? Ako takot sa mga hayop eh. Takot ako sa mga hayop. Takot ako. Hayop yung ugali. Meron pa dito yung Bloodseeker may Aegis. Magpapatuloy pa yung complexity. Since kompleto pa sila, paparating pa lang yung ayo, paparating pa lang yung Disruptor. Snaking, wala na ho dito yung mana. Skemberloo, the time siya na Rapture na naibitaw. Teleport for Papita. Call down and Berserker's Call. Hindi makaka-Berserker's Call kasi hindi na nga naabutan. Push lang push sila. And Eternal Envy, sustain. Kinakailangan talaga ni Snaking ng mana. Yeah. At 5 versus 5 na naman ngayon. I mean, I don't know what else to say unless they make a game-winning play. Pero ang hirap, sobrang hirap ng execute ng heroes dito na Infamous. They need a good toss. Kailangan na lang i-toss either si... Oy, wait lang. Oy, may na-glimpse. Walang follow-up. Hindi at medyo late lang si Snaking. Snaking! Wala. At natawa ko din sa isang comment. Ligawan mo daw para habulin ka ng tatay. totoo yun. Ma'am Ishii, ganun po ba talaga build sa Lich Max Frost? Max Sacrifice, I know, pero Max Ice Armor next before the Frost. Talking about Lich, may na-micro out dito si Snaking. Meron pang Cold Snap, Snaking once again. At salat siya sa mana. But backlines, Skemberloo chasing out. Ang Invoker mamamatay. Mabibigyan din dito yung Ayo. May double kill lang si Skemberloo. Hirap ng walang mana. Makaka-teleport out pa. Tawag na dito. So, sa tanong niyo sa akin dito kanina, maganda daw ba na mina or dapat daw ba talaga mina-max? Pero mukhang na-max dito si si Disruptor. Na-max at namatay nga. Pero yun, grabe naman yung mga pitasan. Yan na. Pwede mo na sagutin. Oh, ito. One of the reason kung bakit minax nila yung armor is they already knew na mahihirapan sila sa laning phase and they need that frost armor for the armor. Kasi if you look at complexity, they have a lot of physical damage na hero, di ba? So maganda yung armor, maxing it out, pushing the tower, defending na yun. Kasi sobrang aggressive ng hero ng complexity. What they want to happen is i-punish yung aggressiveness nila by tanking up. Ayun, para mapag-respond na ng si Invoker or kung sino mang hero and ma-follow up pa nila yon. Kaya ginagawa na. Kasi kasabi mo, ispam mo nga yung first skill mo. It's a huge mana. And then at the same time, si Ayo meron siyang sustain. So, useless. Saka mahirap makalapit from the Gyrocopter and Ayo. Kasi nga, you have the Rocket Barrage, you have the Flak Cannon, and then si Lich. Yun na lang yung parang naging kwenta niya sa maxing out, giving out the armor, and yung ultimate niya. May tumatawag sa'yo nga pala kanina. May tumatawag sa'yo. Sumasayaw nga ako kami dito kanina. Tunog ng tunog cellphone mo. Ayaw maniwala. Totoo. 10 missed calls from Bebe Girl number 1, 2, 3. Ayun na ako, Snaking. Nakita na nga dito si Bebe Girl. Ayan na nga. Mamamatay. May Winter's Curse na naibitaw.
At hindi yan mamamatay kasi makunat si Snake yun. Makunat. At Yep. Good evening, Kanagawa Japan. Tanong ko lang po, totoo bang naglalag yung SG sa kayong ginamit na PC? Tingin ko sa ano lang yun eh, sa connection talaga yun eh. Oo. Pero naglag talaga sa WSG. Naglag yun. Naglag talaga. Mm-hmm. Sa kanina, na-delay din kasi yung mga games dun eh, sa WSG na-delay. Hindi naman maiiwasan yun. There are things na hindi mo talaga maiiwasan. Lalo na yung call dito kanina. Ayos lang. It's not bad. Uy! Sunstrike with Avalanche! Etron NP still lives. Meron pang Chain Frost. At mamamatay nga dyan. Makunat, here goes the follow-up. May Rapture, nabigyan yung Tiny. At okay na ba? Okay na. Sabihin mo lang kung mag-selfie ka para makakasama. Si Ayo, ilan na yung deaths ni Ayo? Si Ayo lang, almost every single team fight, si Ayo lang yung namamatay. And then ito, you had the tornado from the invoker. And then, just to clear out the wave. Pero, yun nga, like I'm saying, Infamous, they're just trying to delay the game as much as they could para makabawi din si Weaver so he could secure more mana. Ayan. Pero, ala eh, ang hirap eh. Sobrang hirap, guys, i-execute ng Infamous na lineup. And they're forgetting about Scamberloo. Scamberloo, tingnan mo si Scamberloo yung kanyang net worth. Dumodoble talaga. Yan ang nga yung BKB. The next time na magka-clash. Pero Winter's Curse, magpapatuloy yung clash dito. Meron pang swarm na naibitaw. Sunstrike to secure the kill. At ang lalaban, 3v3. Uy, naglalag na naman. Paano ko ito i-gast? May double damage pa dito si Limpa na pwede siyang pumasok. Meron ng tornado. May BKB na ako narinig. May flak cannon din na naibitaw. Sige, diretso mo lang. Eto na lang, dire-diretso tayo. Meron pang Crimson Guard na naigamit rin. Timeout 15 seconds, 14-13. Okay, yeah, pero wala pa na mamatay. Grip of fortification, ginamit ang radiant. Eto na. Napakagat ang laban from both sides natin. And in the ang end. Ang ganda, ang lupit. Kita niyo yun? Kita niyo yun? Yun? Kami hindi. Makatipat ng skill. Kami hindi namin nakita. Ayup, wala man lang namatay. Ay, Diyos nako. Pero yung Bloodseeker dito, meron siyang dagger and regens. SNY, BKB. Items for Scamberloo. Scamberloo, nasabi ko na kanina, halos dumodoble yung kanyang net worth. He is sitting on 21,000. Sobra. Scamberloo, guys. Skadi. At Mjolnir. SNY, BKB. Next item for him, probably, ano na? Satanic, gusto niya talagang tumangke. Ngayon na nga. Huwag mo na ako bigyan ng pusa. Di ko kailangan ng pusa. Ay! Anyways, meron ng BKB. This invoker, they could go for the Roshan. Both teams are not attempting for the Roshan yet since they're still afraid of the Winter's Curse, the good counter initiation. Saka, if you know it, it could be a game changer. Why risk it? Diba? Ano ba? Kanina pa yan. Nangyana eh. So, I hope yung lag natin hindi na magpapatuloy or masakit sa ulo eh. Ako po, ito na. 1 versus 2, nandiyan po yung Disruptor. Limp going in once more with a sustain. Winter Wyvern mabibigyan. Clash on the backlines with the Chain Frost. Bounce. Lich, hindi makakaalis ba? Uy, yung Weaver nga yung narekta. Makaka-teleport out pa yung Tiny at saka Lich dito. I mean, they do have buyback. Mm. So, complexity, they could either go for Roshan or pwede silang mag-force ng buyback dito. It will be big kung makukuha nila yung Roshan. And eto na nga sinibla ng Lim. Eto na nga yung mga Roshan, guys. And sa mga katanungan nyo dyan, one arcana, sasagutin ko yan. Okay, one arcana. Ha? Isang tanong, isang arcana. Aba? Ay! Isang 1-2-3 combo. Pero makunat na dito yung si Lim. Tiny, mambibig. What was Tiny doing? I think he was trying to see if he could burst down a hero. If that was a good team fight for them, pwede na mag-buyback si Invoker sa kasi Weaver doon eh. They could actually buyback. Pero since they've seen na nag-go in niya si Tiny but he couldn't get a good team fight, a close pick-off doon sa laban na yun, they decided to just, you know, let it go. No. And just let Tiny die. Classic 3-2-2. May BF ka na ba, Ate Ishii? Bakit gusto mo mag-apply? Nice! Magandrita! Yun!
At so, yun na. Gusto yata ding apply ang trabaho dyan. Mga sayo dito si Kuya Lu eh. Oy, Winter's Curse na ay gamit. Outnumbered pa dito yung infamous My Soul Strike to finish off EE. Pero hindi magkoka ni Kuyon. Schofield na iwanan EE. Gagamitin yung cheese. Babalik yung buhay. Mamamatay pa doon si Moose, yung Lich. Moose. Uy, naku. Makakapush pa silang barracks dito. At ayan na nga. Free barracks for complexity. Proceeding on the bottom lane, Invoker and Weaver lang ang papalag and GG will be called at magpo-forfeit na nga, mag-co-consid na nga sila kasi hindi na nila kinaya dito yung very farmed heroes of complexity. I think we all know in the end of the day, their last pick just did not felt like a last pick. Mid lane didn't win. Safe lane also had a hard time. Same with the top lane or yung lane doon ni... nakasayaw tayo kayo. Pero yun yan, nahihirapan yung Infamous. I think, mas maganda pa rin. Pipiling ko pa rin yung game 1 kanina. Performance draft ng Infamous compared dito sa Weaver last pick nila. It's just, you know, parang pinahirapan din na masyado si, si Timado dito. So, Complexity with a very nice draft. Still the same draft. At sila yung mananalo sa ating best of 3 series ngayon. So, 1 point. Kasi wala pang laglagan to eh. Wala pang laglagan yung estado ngayon ng Dream League. At least, di ba, si Scamberloo, kaka-konte pa lang yung nakapag-join si Scamberloo sa kanyang team. But they are doing very well sa match na to. And, you know, 7:41 na nga pala. So, nakapag-dinner na nga ba kayo? So, hindi pa sa mga hindi pa nakakapanood ng mga live telecast, yan, YouTube channel namin. Subscribe lang kung kayo dyan. Project Lupon, WXC. At ano nga pala yung next match natin na direct? Our next match, tuloy-tuloy ito. Vega and Navi. Ikakaso yan ng no other than etong si Boss Alo. And stick around guys, stay put lang ho kayo dyan. Magbabalik lang ang Lupon na WXC. Follow nyo ako sa Facebook.